Kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa Manila North Port, particular dito sa baggage concourse area. Supposedly po, itong area na ito ay restricted sa mga pasahero dahil dito dinadala o inilalagay yung mga bagahe. Pero for now, dahil marami po tayo mga kasiladong mga biyahe at marami pong mga stranded na mga pasahero, aabot po sa 147 yung mga stranded na pasahero ngayon dito sa Philippine Ports Authority, makikita po natin na tinanggal muna yung restriction na ito para mas ligtas po sila mga kapanatili dito sa PPA sa Manila Port, Manila North Port, no? At makikita natin na marami na pong naglatag ng kani-kanilang mga sapin, may mga trapal, kumot. Dito po merong mga pati karton para lang meron silang matulugan dahil yung iba sa kanila mula pa nung Martes nagsimulang pumunta dito sa Manila North Port at hanggang ngayon hindi pa rin po sila makabiyahe. Pinili po nila na manatili na lamang dito dahil syempre nagtitipid sila. Wala silang budget na umuwi ulit sa kani-kanilang mga tahanan. At sa punto po ito, mga kausap po natin si Ma'am Janaliza Rebong. Siya po ang acting port manager ng Philippine Ports Authority, Philippine Port Management Office ng NCR North. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Good morning, Ma'am Maris. Alright, dito po meron tayong stranded na 148. Oo, nadagdaga na. So, yung kung sa kabuuan na mahigit 5,000 plus yung mga stranded, nadagdagan pa po ba yun? Medyo nadagdagan po because the 5,300 is as of yesterday. So, medyo nadagdagan po tayo. Pero pataas pababa po kasi. Like, for example, dito po, yesterday kasi 150 ang stranded pax natin. So, ngayon po, nag 148. Yung 5,000 plus po na yun sa buong mga lahat ng mga pantalan po sa buong bansa. Kumusta po yung sitwasyon nila? Nakakatulog naman po sila ng maayos? Nakakakain po ba sila? Opo. Kung nakita po natin, may mga, yung mga pasahero kasi natin, naglagay sila ng mga karton. Yung iba kasi, nagdala sila din ng home na kung saan sila natutulog. For the food naman, meron po kasing sineserve din ang Philippine Ports Authority na free lugaw, this hot meals, out of the pocket yan ng mga empleyado. Nalaman po nga po na out of pocket ng mga empleyado. Meron na po ba kayong ugnayan o pakikipag ugnayan sa DSWD para mabigyan naman ng mga ready-to-eat food, yung mga pack? Opo. Itong mga biyahero na stranded dito. Opo, that was the instruction of the president. The president, opo, yes. Opo. Meron na pong coordination ang Philippine Ports Authority sa DSWD and in fact, hininga na rin po ang bawat port management office ng parang estimated number of food bags na kakailanganan namin para po doon sa prepositioning. All three meals po ba yun, ma'am, po provide? Parang hindi ka kayanin. Hindi pa sure, opo. Sana mas madagdagan. Mga kapuso natin na merong mabubuting loob, pwede rin po kayo magpadala ng mga food donation dito sa PPA. No? Pero ang tinutumbok po kasi ng bagyo, papunta na sa norte, meron po bang mga ibang areas na posibleng payagan ng makabiyahe ngayong araw na to? Dahil kung hindi naman doon yung tutumbukin ng bagyo, pwede na kayo makabiyahe, ma'am? Sa ngayon kasi, ma'am, in close coordination kami with the Philippine Coast Guard. So, attain po namin yung advisory ni Coast Guard. And then, mag-a-advise din po doon sa Port Management Office na nakakasakop po doon sa norte. Huli na lang po, matanong ko lang din yung sa Batangas kasi masyado raw pong malakas yung agos, yung alon doon and posibleng delikado sa mga biyaherong stranded po doon. May nahanap na po bang lugar na malilipatan yung mga stranded na mga pasahero doon sa Batangas Port? Opo, sa ngayon po, wala pa po. Pero inilagay po ng ating Port Management Office of Batangas sa isang area din sa passenger terminal building wherein safe naman po doon. But the Port Management Office of Batangas is in close coordination po with the PDRRMO. Sa ngayon po kasi wala pa daw pong update ang PDRRMO kung saan posibleng ilipat yung ating mga stranded passengers. Panawagan na lang po natin sa iba pang mga biyahero na supposedly may mga biyahe, no? Opo. Dito sa Manila North Port. Okay, ang panawagan na lang po namin sa mga pasahero po natin ay patuloy po kayong makipag-ugnayan sa ating pong mga shipping lines para po sa mga detalye po at impormasyon ng biyahe po natin. Lalo na po ngayon na mayroon po tayong signal. Alright. Maraming salamat po, Ma'am Janaliza Rebong. Siya po ang acting port manager ng Philippine Ports Authority. Thank you, Ms. Maris. Maraming salamat po Thank sa inyong panahon. Thank you po. Ingat po. Balik po muna sa studio.